Kagabi, matapos daw ang dinner niya with her brother, napag-usapan nila ang nangyari. Ang unang tanong daw sa kanya ng kapatid, bakit siya nadamay sa intriga kahit hindi naman siya bahagi ng programang The Buzz? She said, she would like to extend a loving hug to Rufa. Affectionate naman yung teasing na nung sinabi ko na aminin mo, iba talaga level ng saya dito. Para ang ibig ko sabihin doon is mamimiss mo rin kami talaga. What I failed to take into consideration and pinoint out ng mga kapatid ko sa akin, sinabi ni ate was, siguro Chrissy, dapat i-consider mo rin what it's like to be saying goodbye. I was insensitive in not taking into consideration nga na mahirap talaga to start fresh. Pagdating naman sa ina ni Rufa na si Annabel Rama, naiintindihan daw ni Chris kung ayaw nito sa kanyang kapatid at sa kanilang pamilya. Tita Annabel, sana maintindihan mo rin na bilang kapatid naman, nasaktan din naman po kami. Nadamay po yung kapatid ko na wala talagang kinalaman sa issue na to. Sabi ng sisters ko, Chrissy, baka nabwisit din sila kasi praise tayo ng praise ka, ding dong. Yung family ni Tita Annabel in Cebu, korista sila talaga. So, sana naman magkaroon pa tayo ng pagkakataon na maayos natin ito. Kay Rufa daw, na-enjoy ni Chris ang isang healthy relationship. Kaya naman wala siyang masasabing masama laban dito. Ipinapaabot din ni Chris kay Rufa ang kanyang paghingi na paumanhin kung nasaktan man ito sa kanyang naging pahayag. Pagdating naman sa mga pasaring ni Annabel sa kanyang kapatid, sinabi ni Chris na nais ni Senator Noynoy iparating na tayo daw ay nasa isang democratic country, kaya bawat isa sa atin ay may kalayaang pumili kung sino ang iboboto nila sa pagkapresidente. Sa isang text message naman na ipinadala ng kapatid niyang si Pinky, ipinapaalala nito na ngayon ay Women's Day at ang buong March ay buwan ng kababaihan. Isang pagkilala sa bawat babae na naging opisyal dahil na rin sa pagsusulong ng kanilang inang si President Cory Aquino dito. Kaya naman, sa pagbibigay pugay sa mga babaeng tuloy ang laban sa buhay, gusto daw niya magkaroon si Rufa ng mas mabuting career in the future. Ito ay dahil sa mataas daw ang tingin ni Chris sa mga babaeng katulad ni Rufa, na matapang na hinaharap ang bawat pagsubok sa buhay, kagaya ng kanyang namayapang ina. Idinagdag pa ni Chris na ayon kay Senator Noynoy, kahit saan o anong eleksyon, kung may mga taga-suporta ka, hindi mawawala ang mga taong mambabatikos sa'yo. Bilang membro ng pamilya Aquino, nakasakit po sa damdamin nila ng mga Gutierrez, pinapaabot ko po on behalf of my family na wala po kami talagang masamang intensyon. Ayon kay Chris, hindi siya mayabang kaya nagpapakumbaba siya ngayon. Mas mahirap ang position ni Noy kasi nagkapatid siya na kagaya ko. Diba? Sinabi ko nga kay Noy, o Noy, kung makakasira ako sa'yo in case presidente ka na, at dahil baka naman pati sa Malacanang week after week may issue dahil sa akin, don't worry, mag-a-abroad ako at magtatrabaho ako sa TFC office abroad. At ang sabi ni Noy sa akin nung gabi, pinagpa-practicean mo ba ako ng teleserye mo? Nagdi-dinner lang tayo, ha? Mahal daw ni Chris ang kanyang pamilya at lagi siyang magpapasalamat dahil nagkaroon siya ng mga kapatid na nagawa siyang tanggapin at mahalin kung sino siya. I'm doing it to reach out because Rufa and I have known each other sa 23 years na kaming magkakilala. Sa tinagal-tagal naman nun at sa haba ng pinagsamahan namin, gusto ko sabihin sa kanya na sa akin sana manatili kaming magkaibigan.